Magandang gabi sa inyong lahat at bago tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna yung upo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, muli naming itagubilin ang lahat naming pag-aaral na aming kagawin ngayong gabi. Amin ding pinapanalangin, Panginoon, na inyo itong pagpapalain, inyong basbasan, lahat ng mga nanonood sa pamamagitan ng internet. Umaasa din kami sa inyong patnubay na inyong pagpapalain ang lahat ng naghahanap ng katotohanan. Ngayong gabi, aming pag-aralan, ang ikalawang yugto ng topic na aming pinag-aralan kagabi patungkol sa law at grace. At aming hinihiling, Panginoon, na inyong pananasiwaan ito. Maraming ibang larawan, ibang anggulo ang aming pag-aralan. Ngunit ang aming mithiing, Panginoon, ang pabalitang ito, madala namin sa bawat tahanan at sa pamamagitan nito maunawaan ang inyong kabutihan at ang inyong pagliligtas sa lahat ng mga tao. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi, mga kaibigan, at kagabi ating pinag-aralan ang part 1 ng paksa na ating pinag-aralan kagabi tungkol sa law and grace. At ginawa ko itong dalawang topic, part 1 at saka part 2, ating naunawaan ang ating pag-aaral patungkol sa kautusan at sa biyaya. Ngayong gabi, atin naman pag-aralan ang ibang anggulo. Ang malaking bahagi na aking ginugugol dito ay ipapaliwanag ko ngayong gabi ang kahalagahan sa moral law at sa ceremonial law. No? Ito yung ating babasahin. Kailangan ating maunawaan ang pagkakaiba sa apat na magkakaibang batas. No? There are four kinds of laws that mention in the Bible. Ang una, no, the four types of laws are moral law. No? Ito yung ating tatalakayin ngayong gabi. At ating pag-aralan din ano ang kaibahan sa tinatawag na ceremonial law. No? At itong dalawang mga batas, siguro madidiscuss ko ito sa ibang pagkakataon. Mayroon akong topic dito patungkol sa health laws, batas patungkol sa marumi at sa malinis na pagkain. At ang civil law ay hindi na natin ito sa club. Pero ngayong gabi, ating pag-aralan ang dalawang malaking magkakaibang batas, ang moral law at saka ceremonial law. Kailangan natin itong maintindihan. Ano ba itong tinatawag na moral law? Ha? Ang moral law, mga kaibigan, ito po ang sampung utos ng Diyos na nakasulat sa aklat ng Exodus 20 mula 1 hanggang 17. Ha? At ang batas na ito, it was proclaimed on Mount Sinai, written by God on the two tables of stone. No? Ito lang ang batas na sinulat mismo ng Diyos sa dalawang tapyas na bato na sinulat mismo niya sa pamamagitan ng kanyang daliri. Saan natin mababasa? Sa Exodus 31, kung ating babasahin itong Exodus 31, verse 18, ating titingnan. No? And he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, tables of testimony, written tables of stone, no? Written with the finger of God. Ah, napapansin ninyo? Sino ang sumulat sa sampung utos ng Diyos? Alam ninyo, sa buong record ng Biblia, nung binasa ko ang Biblia, apat lang na beses ang Panginoon sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nung unang pagsulat ng Panginoon, yung sinulat niya ang sampung utos na binigay niya. At sinulat niya sa dalawang tapyas na bato at binigay niya kay Moses. No, ang pangalawa niyang pagsulat, yung sinulat niya ang pitik doon sa wall ng Babylon. Yung sulat na mini tikil aparsin. At ang pangatlo, yung sumulat si Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang daliri. At pang-apat na pangako ng Panginoon, isusulat niya uli ang kanyang batas sa ating puso at sa ating kaisipan. No, kaya nga, apat lang na bisis, pagbabasahin natin ang Biblia, apat na bisis yung sumusulat sa pamamagitan ng kanyang
daliri. Na mapapansin ninyo, ang sampung utos, hindi ito pinakatiwala ng Panginoon na sinulat ng kanyang mga propeta, kundi siya mismo ang bumaba sa bundok ng Sinai. At itong sampung utos na ito, ito'y tinatawag na moral law, ito yung pamamahala ng Diyos sa ating planeta, ito yung saligang batas ng Diyos na nananahan sa langit. Tinitingnan natin itong sinulat ng Diyos sa kanyang daliri, itong sampung utos, ito ay utos na batas ng pag-ibig ito. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Ang unang, pag titingnan ninyo ang batas na ito, mababasa ito sa Exodus 20, mula 1 hanggang 17, pero ang unang tapyas na bato hanggang 11 lang yan. At ito yung pag-ibig sa Diyos. Ang ikalawang tapyas na bato, ito yung pag-ibig sa ating kapwa. At itong dalawang tapyas na bato, ito ay batas pag-ibig. No? Ito ang pamamahala ng Panginoon. Ngayon gabi, ating titingnan ang pagkakaiba sa dalawang magkakaibang malaking batas. The two major division of divine law. Ang una, tinatawag ito na moral law. Mababasa natin yan. Kaya nga ating tinitingnan yan. Sa Exodus 18 to 20, ano bang dahilan kung bakit niya binibigay? At titingnan natin ngayon gabi ang pagkakaiba. Ano bang pagkakaiba sa batas moral at seremonyal? No, anong pagkakaiba niyan? Ang pagkakaiba sa dalawang batas na ito, kung ating babasahin ang Exodus 20, 18 hanggang 20, ibinigay ito sa atin upang ang tao ay hindi magkasala. Mamaya, ibibigay ko sa inyo ang buong talata. Ang ceremonial law, mapapansin ninyo, mababasa natin yan sa Galatia 3:19. Kung ating babasahin itong Galatia 3:19, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsang. At itong kautusan ito, hindi ito ang moral law, kundi ito yung ceremonial law. Ang moral law, ito yung batas na pamantayan ng tao para siya hindi magkasala. Ito yung standard of righteousness na paglalabagin ng tao. Oh, he is not no longer righteous, magiging wicked siya, no? Magiging makasalanan siya paglalabagin niya ito. No? Ang tao nagiging makasalanan dahil sa paglabag sa kautusan na ito, ibinagdag ng Panginoon ang ikalawang batas. At kung pag-aralan natin ang malalim itong ceremonial law, ito ang batas patungkol sa grasya. Kaya pagtitingnan ninyo itong moral law at saka ceremonial law, ito ang law at ang ceremonial law, ito din yung grace. No? Mamaya ating maintindihan yan, sapagkat ang dalawang batas na ito, kung ating pag-aralan ito ng malalim, this is about law and grace. Kasi ang ikalawang batas, ano nga ang kabuluhan ng kautusan, itong ceremonial law? Idinagdag ito dahil sa pagsalangsang. No, mapapansin ninyo yan. No, anong kasunod pa? Ang ating titingnan, ipabalikan natin pag-aaral itong Exodus 20, 1 to 17, ito yung Ten Commandments. Pero pagdating natin sa 18 hanggang 20, nang bumaba si Moses doon sa bundok ng Sinai, nakikita ng buong bayan ang pulog at kidlat at ang tunog ng pakaka at ang bundok ay umuusok nang nakita ng bayan, nanginginig sila, tumayo sa malayo. So, 19, at sinabi kay Moses, magsalita ka sa amin, aming didinggin. Datapwat, huwag magsalita ang Diyos, baka kami mamamatay. Anong sabi ni Moses sa 20? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo, upang huwag kayong magkasala. No, sana naintindihan natin ngayong gabi ang purpose ng Panginoon kung bakit ibinigay niya yung moral law. Isa lang ang dahilan. Upang ang takot sa Kanya, siya ay naparito upang subukin kayo. Tatlo kadahilan ang ating pag-aralan. Siya ay naparito upang subukin kayo. Kaya nga kagabi ating pinag-aralan ang pagkakaiba. No? Ang Ten Commandments, subukan natin yan. Pangalawa, upang ang takot sa Kanya ay suma sa atin. No? Upang tayo magkakaroon ng respect and honor, reverence before God. At ang pangatlo, ito yung pinakamahalaga, upang huwag kayong magkasala.
Kaya nga, pag titingnan ninyo, pag unawain ninyo ang Ten Commandments, hindi yan masama. Nagaya ng iniisip ng iba. Dahil sabi ng iba, hindi natin kailangan ang Ten Commandments, hindi yan totoo. Kung alam ninyo kung sinunod lang ng tao ang Ten Commandments sa buong mundo, palagi kong sinasabi, hindi na natin kailangan ang kulungan, hindi natin kailangan ang pulis, hindi natin kailangan ang mga padlock sa ating tahanan, hindi natin kailangan ang bangko. At kung susundin lang ng tao ang moral law, payapa ang buong sanlibutan. Kasi walang mamamatay tao, walang magnanakaw, walang mga ngalunya, walang nasisirang tahanan. Pero kung bakit mayroong kaguluhan, mayroong ayos and hindi nagpagkakaisa, mayroong kaguluhan, maraming mga krimen, isa lang ang dahilan niyan. Hindi natin sinunod ang batas ng Diyos patungkol sa katuwiran, batas moral. Now, ngayong gabi, ating pag-aralan itong dalawang magkakaibang batas. Ito yung moral law. Ito naman ang sinusulatan sa ceremonial law. Na napapansin ninyo, saan ba nakasulat ang Ten Commandments? Sa dalawang tapyas na bato. Sino ang sumulat sa Ten Commandments? Ang daliri mismo ng Diyos. Pero besides sa Ten Commandments, mayroon pang isang batas na nakasulat sa balunbon na aklat. At ito yung ang nakasulat dito sa balunbon na aklat, ito yung ceremonial law. Tandaan natin, ang dalawang batas na ito, ito yung law at ang nakasulat sa balunbon na aklat, ito yung grace. Mamaya, maintindihan natin yan. At napapansin ninyo, saan ba nakalagay ang Ten Commandments? No, pag ating titingnan ang santuario sa ilang, no? Yung santuario na portable, palaging binubuhat ng mga Israelita yon. Nang lumabas sila sa Ehipto papunta sa Kanaan, ay ito yung tinatawag na kaban ng tipan. No? Ano bang tipan ng Panginoon? Yung Ten Commandments. No? Mamaya ating tatalakayin yan. Ito yung kaban ng tipan. Alam ninyo ang nasa loob nito, ang dalawang tapyas na bato. At anong saan nakalagay ang ceremonial law? Yung nakasulat sa mga balunbon na aklat, nasa tagiliran sa side ng kaban ng tipan. No? Kaya nga, sa labas ng kaban ng tipan, dito nakalagay ang mga sulat, mga batas sa ceremonial law, pero sa loob noon, at sa taas nito, ang dalawang kerubin, at sa gitna ng kerubin, ito yung pinatawag na mercy seat, na kung saan dito ang kaluwalhatian ng Panginoon, yung sikay na glory. No, ating pag-aralan din ngayong gabi, alam ninyo yung Ten Commandments, no, ito yung kaban ng tipan, pero itong batas na nasa loob ng kaban ng tipan, mapapansin ninyo, ang kaban ng tipan nasa loob ng ang Ten Commandments nasa loob ng kaban ng tipan, at sa itaas ng Ten Commandments, dito ang mercy seat. Dito ang upuan ng awa ng Diyos. No? Dito siya naghatol. Napapansin ninyo, mercy above the commandments of God. Napapansin ninyo, pagtitignan, pag-aralan natin yung ano, bagamat itong pautusan ng Diyos, pundasyon ito sa kanyang kaharian, pero sa ibabaw ng pundasyon ng kanyang kaharian, nandun pa rin ang luklukan ng awa ng Panginoon. No? So, pag-aralan natin yung kaban ng tipan, maunawaan natin na ang Diyos ay mapagkaloob, mapagbiyaya. No? At kung ating pag-aralan ang Ten Commandments ng Panginoon, itong tinatawag na moral law, ito ay tinatawag na this law is God's covenant to His people. Ano ba itong covenant? Ang covenant, ito po ay kasunduan, isang agreement. Saan po natin mababasa? Napapansin ninyo, ang Ten Commandments nakasulat yan sa Exodus 20. Pero pag ating aatras tayo sa Kapitulo 19, bago ibinigay ito kay Moses, ito yung sinasabi ng Diyos kay Moses. No? Now therefore, if you will obey my voice, indeed, and keep my covenant. Sabi niya, kung susundin ninyo ang aking tinig, at iingatan ang aking tipan. No? Then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine.
nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Nung napapansin nito, itong talata na ito na tayo ay makaharing saserdote, ginamit niya ni Apostol Pedro sa sulat niya. Nung unang mga araw, hindi kayo bayan, ngunit ngayon nagiging bayan, kayo'y banal na bansa, no? Mga haring saserdote ng Panginoon. At saan kinukuha yun ni Apostol Pedro? Dito sa Exodus 19. Nung mapapansin ninyo, ito yung kasunduan ng Panginoon, no? Ito yung, if you will obey my voice, kung susundin ninyo ang aking tinig at iingatan ang aking tipan. Sapagkat ang Ten Commandments ng Panginoon, ito yung tipanan ng Diyos sa kalagitnaan natin at sa Kanya. Ano bang ibig sabihin ng tipan? O ang pakipagtipan katulad yun sa iyong pakipagtipan sa iyong asawa. Mayroon kayong kasunduan. Mayroong agreement na kayo ay magkakaroon ng relasyon. Kaya nga, mapapansin ninyo, nang binigay ng ang sampung utos na gusto ng Diyos na siya'y makipagrelasyon. At dito, dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan kapag tayo'y magiging masunurin. No? Saan pa natin mababasa na ang Ten Commandments, ito po'y tipan ng Diyos? No? Ating mababasa yan sa Deuteronomy 4:12. And the Lord speak unto you out of the midst of the fire, and ye heard the voice of the word, but saw no similitude, only ye heard a voice. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he was wrote them upon 2 tables of stone. Dinideclare niya ang kanyang covenant. Ang kanyang kasunduan, ang kanyang agreement, binigay niya sa tao, which he commanded you to perform. Inuutos niya sa atin para ating ganapin. Even the 10 commandments. Yeah? At siya mismo ang sumulat sa dalawang tapyas na bato. Kaya nga, maraming mga talata sa Biblia na hindi ito sinulat ng mga propeta, kundi sinulat mismo ng Diyos. Kung hindi ito mahalaga, bakit siya mismo ang nagsulat at hindi pinagkatiwala sa kanyang mga lingkod? Na mapapansin dito, and he gave unto Moses, pagkatapos niya may sulat, binigay niya kay Moses, and he had made an end of communing with him upon Mount Sinai to table of testimony, table of stone, written with the finger of God. Mapapansin niyo, maliwanag yan. Na ang utos na ito, sinulat mismo sa daliri ng Diyos. Ha? At hindi lang ito, alam pa ninyo, sa mayroong prophecy si Propeta Jeremias. Ang batas na sinulat mismo ng Diyos sa kanyang daliri, sa Old Testament, hindi ba ninyo alam na isusulat niya uli ito sa New Testament, hindi sa dalawang tapyas na bato, kundi sa inyong puso? Titingnan ninyo ang prophecy ni Jeremiah, no? At atin itong mababasa sa New Testament. Ano ba ang Old Covenant? Maraming mga taong nag-aaral na sabi nila yung Old Covenant, ito yung Ten Commandments. Pagdating sa New Testament, ang New Covenant ay si Jesus Christ. No? Alam ninyo, ang kaseremonya lo, pareho yung Covenant. No? Pero mapapansin ninyo,
sa